Hello, 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 this is Vency and welcome everyone to my channel. Don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you! Ready na po ba ang lahat? Hello, hello everyone! Kumusta po ang lahat? Ayan, we have 4 pouches po of jewelry na ating ipiflex today. Ayan, alam niyo po ba yung mga jewelry na yan ay simple at banayad pero timeless po ang kanyang design. Paano ko ba nasabing timeless ang kanyang mga design? Kasi kahit lumuma siya at habang tumatagal man ang panahon, hindi nawawala sa uso ang kanyang design. Yes, ang mga alahas po na iyan ay pang matagalan at pang lifetime na hindi nawawala sa uso. Yan. Kasi alam naman po natin na every year meron po mga trends of jewelry na nagiging uso. Pero habang tumatagal ang panahon, na out of trend siya at hindi na siya pwedeng isuot kasi hindi na siya uso. Unlike po sa ating i-flex nga ngayon, ito po ay panghabang buhay na hindi nawawala sa uso. So, kahit ba matagal na yan sa'yo, hindi mo ikakaya na isusuot mo pa rin ng paulit-ulit na hindi ka nahihiya kasi alam mo sa sarili mo na hindi ito nawawala sa uso at hindi ka pagtatawanan nito na pagsasabihan ka ng iba na ano ba yan, old fashion ang mga jewelry na meron ka. So ayan, nakita niyo naman po kanina pa na ang aking mga hawak-hawak na alahas ay mga Japan gold. Yes, alam naman po natin na ang mga Japan gold po ay talagang walang katulad pagdating sa durability and quality. Kasi alam naman po nating lahat na ito ay mga pulido at dekalidad po talaga ang mga Japan gold. Lalong-lalo na sa kanilang mga chain na curve link. Wala kang masasabi dito. Kahit ba gawin mo yung pang araw-araw, hindi ka mag-worry na ito ay ma-deform, ito ay mapuputol kasi talagang napaka-tibay na mga curve link ng Japan Gold na ganyang design. Sobrang recommended ko po iyang mga ganyang design. Ayan, napakaganda at napaka-titibay na mga ganyang design na mga alahas. So ayan, bakit ba natin i-flex ngayon ang Japan Gold? Kasi pagdating sa quality and durability, talagang nangunguna po ang mga ganyan design. So, tingnan nyo rin po ang mga lock ng mga curve link ng Japan Gold. Bakit secured na secured ang kanilang mga gawa na Japan Gold na ganyan na curve link? Kasi double lock po ang mga iyan. Ayan, meron siyang ganyan sa gilid at meron ding pangalawang lock. So ayan, secured na secured, hindi mawawala pag maayos ang pagkakalak mo ng iyong mga alahas. So hindi ka magwo-worry na baka mawala kasi minsan hindi natin namamalayan na yung mga alahas pala natin ay bigla na lang nawawala kasi hindi masyadong katibayan yung mga lock na gawa nila. So ayan, unlike sa Japan Gold, double lock yung kanilang mga gawa. So hindi ka talaga magwo-worry na mawala ito kasi nga secured na secured. So ayan, ang kanilang mga lock ay merong mga tatak iyan na 750, K18 at Japan flag. Ayan, meron niya mga Japan flag at merong K18 sa loob. So ayan, dyan po natin malalaman kung legit ang Japan Gold na meron kayo sa pamamagitan ng kanilang mga hallmark. So ayan, dahil sa double lock ang mga iyan, minsan mahihirapan po tayong ilock. Lalong-lalo na pag tayo lang po yung maglalak, pag mga kwintas yung suot natin. Kasi double lock nga, hindi mo masyadong matansya yung pagpapasukan ng isang lock. So ayan, kailangan pa natin ng assistance sa ibang tao. So ayan,
Napakaganda po ng mga lock nila, ayan. Talagang makikita mong talagang secured na secured yung ating mga alahas pag ganyan yung mga lock. So very good talaga ang Japan Gold at naisipan nila na i-double lock ang kanilang mga jewelry. Isa po yan sa mga rason kung bakit natin recommended yung mga Japan Gold na mga katulad ng mga ganyan na curb-link design na kanilang mga alahas. So ayan, masyado nang, ayan, medyo madumi yung aking lock, no? Sa pulsera ba yun? O, ayan, yan ang mga lock nila. Ayan, napaka-secured na secured kasi doble, hindi lang isa. Not just one, but two ang kanilang mga lock. At dun sa mga nagtatanong po pala, kung mas mahal ang appraisal rate ng mga Japan Gold pagdating sa sanlaan. Actually, yung experience ko po is, one time nagsanla po ako ng Japan Gold. Actually, yung isa po dyan is kagagaling lang po sa sanlaan. Kasi last year po, meron akong project, no, na nangangailangan po ng medyo malaking halaga. So, kinulang po kami, kaya napasanla ko po yung aking Japan Gold. Isa po dyan ay nasanla. So, napag-alaman ko po doon na sa appraisal rate po is merong mas mataas na appraisal rate ang Japan Gold. Pero, depende po yon sa sanlaan. Depende po yon sa mag-a-appraise ng alahas mo. At depende po yon kung saang sanlaan kayo pupunta. Kasi, take note po, hindi po lahat ng appraiser at hindi po lahat ng mga pawn shop ay merong mas mataas na gold appraisal rate pag Japan Gold ang isasanla mong alahas. So, ayan. Natsambahan ko lang siguro na sa sanglaang iyon, medyo mas mataas ang appraisal rate ng Japan Gold nila. So, saktong-sakto kasi kailangan ko po ng cash noon. So, natugunan po ng pawn shop na iyon ang aking financial na pangangailangan. So, ayan, very good. At isa pa, bakit ko ba nire-recommend ang mga Japan Gold na katulad na sa hawak-hawak ko po ng alahas na ganyang design? Kasi, alam niyo po ba kung bakit matibay din po yung mga Japan Gold? Dahil yung mga link po nila ay sobrang dikit-dikit at medyo makakapal. So ayan, sa mga links po na iyan, dyan po natin malalaman kung matibay at durable ang ating mga alahas. So ayan, kung titingnan nyo po sa video, talagang tingnan nyo po. Alam niyo po ba na yung mga Japan Gold, meron silang 2-cut, meron silang 4-cut, meron silang 6-cut, 8-cut, 10-cut, tsaka 12-cut, tsaka M-cut. So, di ba? Napakarami nilang cut actually. Actually, hindi ko po alam kung anong pinagkakaiba ng cut na iyon. Pero, in my own observation, no, dahil sa araw-araw po nating nag-appraise po ng mga alahas, ang aking observasyon po, ang pinagkaiba po sa mga cut-cut na iyon, sa mga Japan Gold na curb-link na ganyang design, is yung layo or distansya ng bawat link sa isa't isa. So, ayan. Yung 2-cut is medyo malalayo ang kanyang link sa isa't isa. Pagdating naman the lower the cut, medyo mas malayo yung link sa isa't isa. Kung mataas naman yung cut, kunyari sa 12, sa 10, sa 8, medyo magkakadikit na po yung mga link ng bawat isa. So ayan, yun yung observation ko. At dahil sa mga link na iyan na yan po ang nagpapatibay ng mga alas na iyan. Kasi kung yan po ay hindi dikit-dikit, at hiwa-hiwalay at meron pong espasyo ang bawat link na iyan, ay talaga hindi na po natin masasabi na ang alahas ay matibay at durable. So ayan, kung i-compare mo sa ibang alahas yung Saudi Gold na curb link na ganyang design, wala kang makikita na ganyan ang link ng alahas nila. Ang meron lang pong ganyan is ang Japan Gold. Merong gumagayang ganyan, merong mga Saudi na gumagaya ng mga ganyang design din. Pero ibang-iba yung Japan Gold, talagang
makikita mo at masasabi mo na iba ang Saudi gold sa Japan gold. So ayan, ayan, kita nyo naman po kung gaano kagaganda yung mga Japan gold na mga curb link design na pulsera at necklace. So diba, matibay, maganda at pulido, talagang pang lifetime investment talaga yung mga ganyang design na mga alahas. So, pag gusto nyo din pong mag-invest ng mga alahas na gusto nyo durable at pang lifetime, so, ganyang design na po ang inyong bibili. Na talagang recommended na recommended ko po ang mga ganyang design kasi nga, kahit ba lumuluma, ito ay hindi nawawala sa uso at hindi ka rin mag-worry na ito ay mapuputol, ito ay mawawala, ito ay mapipigtas kasi talagang durable. Yung mga link na iyan na dikit-dikit, yan po ang patunay na matibay ang mga ganyang design na alahas. Minsan kasi tayo sumusunod tayo sa kung ano ang uso at kung ano ang napapanahon. Pero dapat po pag nag-i-invest po tayo ng mga alahas, titingnan po natin kung durable ba ito, kung pang-lifetime ba ito, at practical ba ito. Kasi minsan mapapaisip po tayo na yung Japan gold, kaya bibihira lang po yung mga bumibili ng ganyang design kasi mahal. Yes, totoo po, mahal po, mas mahal po pag bumili po tayo ng mga Japan gold. Pero iisipin po natin na kaya po yan mahal kasi pang matagalan. Mahal nga po siya pag bibilhin mo, pero kung iisipin mo, pag pang long term po yung iisipin mo, mas mura po siya kasi hindi ka papalit-palit kasi very durable siya, hindi ka papalit-palit kasi never po siyang mapipigtas, never po siyang mapuputol. Kaya mas practical po mga ganyang design. Don't forget to hit like and subscribe to my YouTube channel and mag-leave po kayo ng comment. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.